So yun po mga Dapat Catch, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my channel again, JG Baro TV, TVG Defender, excuse me. At reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Especially to TVJ issue and tape INC and GMA. Yan, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Grabe yung ano ko, yung sipon ko, yung ubo. Oo, grabe, masakit sa lalamunan. Ang hirap talaga kapag ano, no? Pag nasa Canada ka. Maging malamig. So yan, ito, pag-uusapan natin to. Annette Gozon, ano na? Philippe Gozon, ano na? Oo, pag-usapan ho natin tong 800 million na utang ng GMA ba? Oo, ng GMA. At itong, ano ba to? Wait lang. Nandito yun eh. Saan yan? Ito, yung 800 million na utang ng tape sa GMA Network pala. Mali. 800 million na utang ng tape INC sa GMA Network. At ito pa, kung gaano nga ba ito katotoo, meron pa dito eh. Oh. Simula ng pagkalas ng TBJ sa tape INC, utang ng tape INC sa GMA Network ay umabot na sa mahigit 800 million. So, ibig sabihin pala, simula nung kumalas ang Tito Vic and Joey sa Tape Inc., talagang napakalaki na nung iniwan or hindi pala naiwan or naging utang na ng Tape INC sa GMA Network dahil nga sa kadahilanan nagkabaon-baon na sila ng utang sapagkat wala na ho, wow, lalim nun ah. Dahil nga po wala na ho ang Tito Vic and Joey sa kanilang programa. Luya nga muna tayo, luya. Sama ng lasa. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So, unahin natin itong mga comment, no? Yung mga comment ng mga tao. Ito, i-screen record natin ha. Yan. Ito kasi may post, tapos tinakmal lang yung pangalan. Mga kapiser at ka-legit Dapper Cads, totoo kaya ito? Kung totoo, naloko na. May magsasara talaga. Guys, update ko lang kayo. Based po sa usap-usapan sa compound ng GMA, baka hanggang July na lang ang tahanang pinakamasaya at papalitan na ito ng It's Showtime. Kung saan, inilatag na ang posibleng kontrata at malaki na ang utang ng tape sa GMA Network. Grabe. Ang tanong, paano nga ba sila nagkautang ng ganong kalaki? Diba? Paano, ano nangyari? But ano, kasi ito yan eh. Unang-una, ito yung naiisip ko na bakit, kung sakali man kung totoo ito ah. Kung sakali man na totoo ito, ito yung naiisip ko na dahilan kung bakit ano, kung bakit naging bakit naging malaki yung umabot ng 800 million yung utang nila sa GMA. Hindi kaya yung ano to, kasali pa dito yung binayad sa Tito Vic and Joey. Diba may utang ang tape INC sa Tito Vic and Joey? Yung kay Vic Soto ata, 40 million yun, diba? Yung kay Joey De Leon, nasa 30 million. Hindi kaya no, hindi kaya kasama rin 'yon. Tsaka hindi kaya baka ano,
baka dati pa talagang utang to, baka matagal na to, no? Baka hindi lang alam ng Tito Vic and Joey na talagang hindi sila nagbabayad sa GMA. Pwede kasi ganun yung ano eh, ganun yung mangyari dyan. Kasi biruin mo, ang laki ng utang na to. Biruin nyo, magkano to? Oh, eto, naghahangad ng kagitna, isang salop ang nawala. Kasabihan nung una, which is the truth. Which is the truth. Hello, saan din ni ano? Di naman nakakataka, hindi naman nakakapagtaka. Galawang tape yan eh. Mainam ngang showtime na lang o TikTok clock ang noontime show sa GMA para wala nang sakit sa ulo, tama. Nako, paano ang apela ng tape na bawiin ang title na Itbulaga? Saan nila ito ay saan nila ito ay palalabas kung sakaling manalo man sila? Ito, isagot nung page yo. Angeline Pajardo sa Dakak Resort po. Gago din tong page na to eh. Kung sakali daw manalo ang Tapayensi, no, kung sakali daw manalo ang Tapayensi sa kaso ng trademark na Itbulaga, eh saan nga ba ito ilalabas kung halimbawa tatanggalin na sila ng GMA? Sa ano daw, sa Dakak Resort. Eh, ultimo yung sa Dakak Resort eh. Hindi naman nasa halusos yun. Ito pa oh. Magbayad kasi ng utang. Ano, tiway na lang sa renta at block time agreement. Nako. Mahirap yan. So, ang dami ngayon ng mga spekulasyon about dito sa 800k na utang na to. Ito pa isa, makikita nyo dyan sa screen. Sabi ni Solid TBJ and Legit Dabbercut Spider Authority. Ito. Sa simula ng pagkalas ng Tito Vic and Joey at Legit Dabbercut sa Tape Incorporated noong May 31, 2023 at nang sumapit ang June 2023 ay nagsimula ng magkautang-utang ang Tape Incorporated sa GMA Network. Dapat nagbabayad ang Tape Incorporated sa GMA 7 ng 57 million pesos per a week. Yan! Totoo yun? Hindi ah, totoo yun yung ano, 57 million per week sa block time sa GMA ng Tape INC. Comment nyo nga dyan. Grabe, no? Kasi ang palusot po ng mga vlogger sa kabila. Kasi sabi nila, paano naman daw naging ganun kalaki ang utang ng tape? Sa ilang buwan pa lang eh. Kung susumahin mo sa tawag dito sa 57 million per week na babayaran nila sa GMA, eh ilang buwan na ho ba? Halos nasa mag-iisang taon na. Eh, computing nyo yung 57 million na yun. O, iba pa yung mga iba, may mga iba pang dahilan ba't lumaki ng ganyan yan kung sakaling totoo yan. Ito pa, o. Para sa isang linggo, airing ng kanilang programa, kaya lang ay hindi na nakapagbayad ang Tape Inc. sa GMA 7 hanggang sa lumaki na ang utang ng taping sa GMA 7. Mula June 2023 hanggang ngayong Pebrero 2024 ay umabot na sa mahigit 800 million pesos ang utang ng taping sa GMA 7 sa loob ng 8 buwan. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ito bayad. Wow. Yan! Grabe yan. Napindot ko na. So eto, tignan natin yung mga comment dito ng mga netizen. Eto. Edi tanggalin na dapat ang Tape Inc. sa ang tahanang pinakamasaya. Ang laki na pala ng utang hindi pa tinatanggal. Ayun, inabot na ng lugi. Pinakawalan ba naman ang TBJ eh?
sa TVJ program ang Bonggang Giba. Per week pa lang ang 7 ang 57 million, akala ko per month, haha. Nako, baon talaga sila diyan. So ibig sabihin pala halos umaabot ng 100 million ang kita ng Itbulaga ng mga kapanahunan na nandun pa yung Tito Vic and Joey, no? Sa GMA, sa Tape INC. Kasi kung sa per week ngayon, eh, syempre, di ba, hindi naman kakayanin ng isang noontime show yung bayaran na ganyan. Lalo't sa taan ng pinakamasaya ngayon, ay, ewan ko, may nanonood pa ba? Sisipin nyo lang ha. Eh kung ibig sabihin, nung kapanahunan ng Tito Vic and Joey na nandyan sila sa lugar na yan, sa istasyon na yan, sa GMA, dyan sa taping na yan, ang lakas pala talaga ng kita. Ibig sabihin, totoo nga yung mga balibalita dati na posibleng malulugi ang taping dahil ang lakas ng kita nila. Biro mo, umabot siya ng 44 years. Ang tanong dito, sa lakas ng kita ng taping sa Itbulaga ng Tito Vic and Joey, saan napunta yung mga pera na yun? Diba? Sakit na lalamunan ko. Saan napunta yung mga pera na yun? Saan napunta yung mga kinita ng ano? Bakit parang kung sakaling totoo man to na nagkakabaon-baon na sa utang itong taping, saan napupunta yung mga dating kinita ng Itbulaga? Yun ang tanong dun. Huwag mong sabihin na, huwag nyo sabihin mga anti-TBJ na kinuha din ng TBJ yung kita na yun. Ha? Alalaan ninyo, sila nga mismo nagsabi na tauhan lang nila ang TBJ. Baka mamaya ibintang nyo yan sa ano? Mamaya ibintang nyo yan sa tawag dito, sa TBJ na naman. Yan ang mahirap dyan, no? Oo. Sibiruin mo ah. Yung isa pang issue about APT Studio na 3 years nang hindi nakakapagbayad sa upa itong Tape Inc na to. Bakit nagkakaganon, no? Ito kasi ang hirap, no, sa isang negosyo. Mahirap kapag may isang ano eh, may isang tigakabig ng pera diyan. Kahit anong trabaho mo, kahit anong ganda or gana sipag mo magtrabaho sa negosyo mo, no, wala rin kwenta kung malakas ka rin naman ding gumastos. Diba? Kasi kung totoo, kasi kalat na to ngayon eh. Kasi, at eto pa, hindi naman to mapag-uusapan kung hindi to totoo eh, sa totoo lang. Bakit ano, bakit kalat ngayon tong issue na to? Hindi lang sa ano eh, hindi lang sa TBJ page na mga yung mga page na nagde-depend sa Tito Vic and Joey, hindi lang dun eh. Nakikita ako to sa iba't ibang mga pages, no? Kahit hindi ka kampi ng TBJ na nababasa ko to. So ibig sabihin, may posibilidad na totoo nga to. Ang tanong, saan na napupunta yung mga, ayoko lang kasi sabihin, ito confidential kasi ito eh. Ito ayon sa source, saan napunta yung bagbag na pera na yun? Na ikinakarga. Ayoko lang ituloy ha. Yun ang tanong dyan eh, diba? Isipin nyo ha, sa almost 44 years, diba? Kung isipin nyo, napakalaki na ng pondo na magiging pondo ng Tape INC ngayon. Dahil sa lakas ng kita nila. Nung panahon ng Aldab, isa pa yun. Diba? Nung panahon ng Aldab, ang lakas ng ano nila nun. Ang lakas ng kita nila dun. O asan na yun ngayon? Ay, gago na tong ba pa yung mic. Asan na yun ngayon? Ayun ang tanong dyan. Bakit ano? Bakit parang namumulubi na? Eto, pustahan tayo ah. Eto, kapustahan tayo mga kadabar gods. O kahit tigsisikwenta lang. Charot. Eto, baka mga ilang taon, baka nga hindi umabot ng taon eh. May mga artista or may mga host
na balang araw ay magre-reklamo din sa taping yung mga host ngayon, yung mga artista niya na napapanood nyo dyan. May isa dyan na magsasalita na hindi rin sila nabayaran katulad nun sa Tito Big Enjoy. Pustahan tayo. Kasi ha, ito ha, sa lakas ng kita ng taping sa Itbulaga ng Tito Big Enjoy noong mga panahon na nandun pa sila, ito na lang isipin nyo eh, bakit hindi nakapagbayad ang mga halusos sa Tito Big Enjoy ng mga utang nila? Noong mga panahon na eleksyon, saan damakmak pera nila nun? O sige, sabihin na natin na 300 million ang talent fee ng Tito Big Enjoy. Ha? Sige, sabihin na natin ng Dabar Cards sa taping. Sa tingin nyo, hindi triple ang kita ng taping doon? Natatagal sila ng 44 years na magkasama ng Tito Big Enjoy. Isipin nyo nga yun. At eto pa. No. Nakalimutan ko na. At eto pa mga ka-Dapper Cads. Kung sakali man na sabihin, eto na lang, isipin na lang natin eh. Kung yun ngang trademark na Itbulaga eh, halos gahol na nagahol na gahol silang agawin sa Tito Big Enjoy yun. Na alam naman nilang hindi sa kanila. What if pa na hindi kumikita yung show tapos aabot ng 44 years? Diba? Ayun na lang eh. Doon na lang tayo magbase. Kaya nga iniisip ko baka nga totoo talaga to eh. Baka totoo tong issue na to na mapatungkol sa 800 million na utang ng tape sa GMA. Tsaka kaya pala. Siguro rin ito ah. Ano ko lang to ah. Explanation ba tawag doon? Kalimutan ko. Hindi kaya dahil kinakampiyan ng GMA ang tape dahil sa utang na to? No? Hindi kaya ganun na bakit hindi nangailam ang GMA or bakit hindi man lang kinamusta ng GMA Network or mga boss ng GMA ang Tito Big Enjoy, ba't hindi nila kinamusta nung kasagsagan ng issue? Hindi rin kaya dahil dito sa utang na yan? Grabe, inuubo ako. Grabe, ang kape ng lalamunan ko. So, eto pa, ano? Baka about din ba to sa utang? Simula nung lumipat ang EAT. Ang Itbulaga sa GMA, sa TV5, ang EAT Itbulaga. Pati nang nangunguna at mas minahal ang taong bayan. Kaya kung sasabihin ng iba na matatanda na at mga laos na ang mga host, walang pake ang mga tao. Bagkos, alam ng mga tao na ang legit gagamitin Manila yung It o Itbulaga. Sila pa din ang kinikilalang Itbulaga ng Tito Big Enjoy sa Kalam. Kaya manginig kayo. What ang post na nga? Tingnan natin yung side naman ng mga vlogger dun sa kabila. Wait lang, mag-switch account lang tayo. Eto, dito tayo. Kapuso. Ayan. Eto ah. Tingnan natin. Ba, nag-iba na ng... Ano siya ba to? At parang nag-iba na siya ng... Hanapin natin yan ito. Mga banata nila dito. Ito, ba't may mga kaso-kaso ng... ito ata yung... Alam nyo ang nangyayari na ngayon? Ang nangyayari, APT Studio 2018.
Former Meralco Theater. Ano to? May bagong bahay ang Itbulaga. Oh, ito, tingnan nga natin to. Itong mga chat ng chat na to eh. Kung kailan nagbablog ako, gusto nilang chismisan, na yun lang abangan sa vlog ko. Ito, ito, ito. Sabi ni Kapuso Alayan, so. May bagong bahay daw ang Itbulaga sa TV5. DBR, Studio Incorporated, napag-ari daw ng Ayala Land sa kaibigan ni Pangilinan. Hindi hawak na mas, di hamak. Hindi hamak na mas malaki pa rin ang APT Studios ng tahanang pinakamasaya kaysa sa DDR Studios ng TV5 Sit Bulaga. So anong connect? Hindi naman kami nakikipaglig, hindi naman kami nakikipagpaligsahan sa inyo. Tsaka ito lang ah, huwag nyo ipagmalaki ang APT Studio dahil yung APT Studio nangungupahan lang ang tahanang pinakamasaya nyo dyan ha. Alalahanin nyo, dikit pa rin sa tape, sa TBJ ang may-ari ng APT. Huwag nga kayo kung pwede nga lang magsalita yun eh. Eh sa totoo lang, kung magsasalita si Tony Tobuera, no, bakit? Ang daming mapapahiya. Lalong-lalo na ang tape. Kaya nga kapag nagsalita si Tony Tobuera eh, harangin pa na, harangin na naman yun. Grabe no, kinukumpere nila. So ang dami rito, tingnan natin. Tingnan mo, wala silang ano. Grabe ginawa kay Enrile, ginawang patay oh. Tingnan nyo yung kabastusan ng ano, ng vlogger ng GMA. Wala silang ano. Wala silang abot ata dun sa utang na yan. Wala silang ano, wala silang tawag dito. Wala silang say. So, ibig sabihin, baka nga totoo to, no? Dahil sa tingin ko, tsaka ito ah, ito pa pala. Yung about po doon sa... Ito, ito yung... Ito, nandito ata yung video na yun. Saan na yun? Wait lang, hanapin ko lang ah. Saan na yung video na yun? Saan na yung check? Wait lang, hanapin ko lang ah. Yung ano, yung about dun sa hanggang July na lang daw ang tahanang pinakamasaya. Pinaka. Yung pinaka tahanang pinakamasaya daw. Legit, no? It mo na basit. Ito. Panoorin natin. Yung hanggang July na lang daw, no? May ano ko rito eh. Panoorin muna natin to bago ko magsalita kasi inuubo na ako eh. Ito ah, yung about doon sa July, hanggang July na lang daw ang tahanang pinakamasaya. May nalaman kasi ako doon pero panoorin muna natin to. The larger studio at Meralco Theater. So, the iconic Filipino variety show Itbulaga is set to embark on a new chapter as it transitioned to a larger studio space at the steam Meralco Theater. Reports have surfaced indicating that the noontime program led by stalwart Tito Soto, Big Soto, Joey De Leon, and host of the other Dabor Cuds will soon Meralco Theater along Ortigas Avenue in Pasig City, its new home. Construction works on the new studio commence as early as November 2023, signaling the show intent to expand its production capabilities and enhance its viewer and experience. Tapos base pa po sa mga lumalabas na news na mas paiigtingin pa, mas pangbaga parang mas papadaliin, no? Kasi parang na-excite ang ilan sa mga naging balita patungkol sa bagay na ito. Kasi ito po yung nagsi-circulate na news ngayon sa online, ano? From its humble beginning at RPN Live Studio 1979 to subsequent stint at largest venues like the Celebrity Sports Plaza and the Dolby Theater, the show has continually evolved to meet the demands of its growing audience. So, yun talaga yung minimit nila, yung parang ma-cater yung mas maraming mga audience, live audience, dito po sa nasabing bago nilang Meralco Theater na pinapagawa po ni Mr. MVP or Manny B. Pangilinan na pag-aari rin po ni MVP, ano?
Comparatively, the Meralco Theater offers more spacious environment with seating capacity ranging from 150 to 200 individual to its central. Nasaan yan? Hindi lang yan sa 200. Nasa 7 or 1,000 na capacity na tao po yung pwedeng manoodo dyan. Their amenities make it ideal setting for Ipulada to continue its legacy for entertaining and engaging Filipino audiences. Showbiz columnist Reggie Bonawad Bandera noted that Meralco Theater architecture resembled that Broadway Centrum with potentially more contemporary design. So nakita na po ba natin yung sinasabi? Talagang mas kumbaga parang napapanahon yung binagawa po na studio para po sa GMA or para po dito sa TVJ, sorry. So aside from that, no, dahil po sa inuulan ng good news ang TVJ, kumbaga parang nag number one muli sila sa rating po, no, dito po sa ito pong noon time program, ay kasabay naman ito yung mga bad news na dumarating po sa kabilang noon time program. We can escape but to compare talaga. Kasi, meron po mga lumalabas na balita online na tila baga, according po sa isang news article from Philippine Star, it was written by Tidbit Snippet etc. Salvi B. Asis, na itinatanong questionable kasi kung i-renew daw di umano ba na GMA 7, ngayong naiba na yung title ng noontime program. So, according po sa news na ito, naapektuhan kaya ang kontrata ng Tape Incorporated sa GMA 7 matapos manalo sina Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon sa Intellectual Property Office of the Philippines. Kinansela na kasi ng IPO appeal ang trademark registration ng Tape King para sa 8 Bulaga. Pinalitan na rin ang kanilang title, ang title ng T80 sa TV5. At ngayon ay naging Itbulaga na. Baka raw kasi nagkaroon ng group na i-terminate ang programa kung mag-iiba na nga ang title nito dahil Itbulaga ang nakalagay sa kanilang kontrata ayon sa isang source. So possible po pala talaga na this coming December 2024 kung saan mag-i-expire yung contract ng Tape Incorporated sa GMA 7 under the name of Itbulaga. So, ibig sabihin, possible talaga na wala nang ang renewal na magaganap. Matagal pa raw di umano mag-expire sa December 2024. So, pero napag-uusapan na po siya. Nakakaroon na daw ng negotiation kay between Miss Annette Gozon at ito pong nasabing Tape Incorporated kasi isa sa mga tinitignan po kasi ng tape dito at ng GMA yung malaking kakulangan kasi alam naman natin na nandun pa lang po itong Tape Incorporated or ang Itbulaga, ang TBJ sa GMA 7, isa sa pinakamalaking problema po ng tape, yung patong-patong nilang utang sa GMA dahil naka-black time agreement po sila sa nasabing network, kaya po hindi sila on time na nakakapagbayad. So yun po yung isa sa mga parang nakikitang dahilan kung bakit hindi na rin sila i-renew ng kanilang panibagong kontrata. So, kamusta naman kaya yung kampo ng tape? Ano kaya masasabi nila patungkol dito? Ay naku, antayin na lang natin. At dahil dyan narito ang inyong mga komento patungkol. So, yun no. Alam nyo about dyan na kung halimbawang hindi iririn. Kasi, ano rin eh. Tawag dito ang GMA dyan sa nangyayaring kung totoo man ho yung ano na yan yung tawag dito yung issue about sa 800 million na utang na yan ipitang GMA dyan kasi isipin nyo kung halimbawa na hindi nila papayagan na mag-renew ulit ang taping or ang tahanang pinakamasaya sa kanilang black time mas lalong hindi sila mababayaran. Diba? Kung alimbawang papaalisin man ng GMA 7 or GMA Network ang TP or ang tahanang pinakamasaya na yan, mas lalong hindi sila mababayaran. Saan kukuha ng pangbayad ang show kung hindi na nila i-renew yung kontrata niyan? Kung
Kung sakali man na totoo yung July na mawawala na ang tahanang pinakamasaya at papalitan na ng It's Showtime. Eh, unang-una, mga business yan. Hindi naman nila hayaan na, hayaan nyo na yung 800 million na yan. Oo, may posibilidad naman na kayang bawiin or mabawi ang pera na yan ng GMA. At talagang totoo naman na barya lang sa kanila yan. Oh, hindi naman may pagkakaila sa kanila yun. Pero kapag sa oras na tinanggal nila ang tape ink, tanggalin nila ang tahanang pinakamasaya, ano, magiging tiway na lang yung 800 million na utang nila? Ganun yun eh. Kaya ang mangyayari dyan, hindi naman tanga yung GMA na para tanggalin nila ang tahanang pinakamasaya dyan sa kanilang show nang hindi pa nababayaran yung utang. O baka may, baka mamaya pwede rin na mangyaring ganito na tape ink, bayaran nyo yung utang nyo, huwag na kayo mag-renew, lumayas na kayo dito. Pwede ganon. Halimbawa, sige, payagan, huwag na kayo magre-renew o baka mamaya gawan, utakan sila ng GMA. Kasi alam naman nila yung strategy ng mga lusos eh. O yeah, hindi kaya natatakot din ng mga ang GMA na baka dumating ang araw na angkinin din ng mga lusos ang GMA network. No, baka hindi kaya ganoon, kaya siguro yun eh, minsan naisip din nila kaya yun. Hindi, di ba? Eh sabi na ang maaaring gawin ng GMA diyan. Kunwari, papayagan pa mag-renew etong tape ink, no? Papayagan nila mag-renew, kunwari lang. Parang pinapamukha lang nila sa tape ink na, sige, kunwari, papayagan natin sila mag-renew. Pero, dapat, bago sila makapag-renew ng kanilang block time dito sa network natin, ay dapat doon sa mga time na yon ay bayad na sila ng utang nila. Pag nakabayad na sila ng utang nila dito sa atin, pwede na natin wag silang parinyuin. May pagkakataon na tayo na ang It's Showtime ang ilagay sa mismong time slot nila sa kanilang mismong noon time show, hindi na ang tahanang pinakamasaya. Dahil sa totoo naman eh, kahit ako business kundi mawawalan talaga ako ng gana sa taping. Sa TP. Mas gugustuhin ko yung Showtime. Siyempre, business yan. Mas malakas ang kita ng Showtime kaysa sa TP. Eh, anong gagawin ko? Eh, doon ako sa malakas ang kita. Doon ako kumikita eh. Diba? Ganun yun eh, business yan, GMA Network, business yan eh, hindi naman yan hindi naman yan na laro-laruan lang. Hindi naman yan na tindahan ng million-million ng usapan na pera dyan. Hindi lang yan daan, hindi lang 100 dyan, million yan, million. Billion pa nga eh. No? Kaya baka yun ang mangyari dyan, halimbawa, kung sakaling man totoo yung hindi na sila paparinyuin ng kontrata, eh baka ang gawin dyan, utakan sila ng GMA. O ganito ha, usapan. Bago kayo makapag-renew, dapat bayad na kayo. O pag hindi na nakapagbayad, kapag nakapagbayad na, nagbago na isip namin. Kasi wala na, no choice na ang tip, nakapagbayad na sila eh. At ito pa yung isa na isip ko dyan, baka talaga sinasadya rin ng tape na hindi sila magbayad ng kanilang utang sa GMA kasi nga, baka hindi sila pa rin yun. Yun yun. Yun yung tanong. Tsaka po, may nangyayaring posible din na It's Showtime yung pumalit. Eh baka nga gumawa ng sariling noon time show ang GMA.
Oo, kung sakaling hindi na nila parinyuin yung tahanan pinakamasaya na yan. Baka gumawa sila ng sarili nilang noon time show. Kasi etong It's Showtime, bali-balita rito ay makakakuha na ulit to ng prangkisa. Kaya ang mangyari niyan, kapag hindi na pinarenyo ng GMA itong TP or TPINC, eh baka gumawa na lang sila ng sarili nilang noon time show. Sino mag-host? Si Boy Abunda at si Jessica Soho. So yan mga kabiyaya, mga Dapperkads, anong masasabi nyo sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At papindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At yun mga Dapperkads, maraming salamat ulit sa walang umpain nyo na suporta sa aking YouTube channel at sa ating number one na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5 na ngayon ay malapit na tayong malapit nang mapanood sa Meralco Theater. So yun, at mega love shoutout po dyan sa mga Dapperkads natin, yan, sa mga nanonood dyan ngayon, baka pwede nyo naman pakishare itong video na to. So ngayon, maraming salamat. Hanggang dito na lang muli. J. Guevara, ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.